Pagkatapos po ng malakas na ulan kahapon, Katambayan. So yan na po. Wala tayong nakikitang may sipon. Yan po yung ating diskarte. Painom agad po ng ating Panamox Forte po. Powder. Depensa po yan sa ating mga alaga. Para sa ganun ay hindi po basta-basta magkakasakit pag natamaan po ng o pag naulanan po. Karaniwan kasi nasakit pag naulanan yung ating manok, biglang init, biglang ulanan naman po. Ang magiging resulta po niyan ay sipon, pero sa ngayon wala pa tayong nakikita. So yan yung magandang sinyalis po. May nangitlog na rin po dito sa ating paitlogan. Ang ginawa, yan, may dalawa na po. Magandang sinyalis na po yan, Katambayan. So ano na po yan? Pag naubos na lahat ng damo po dito sa ating manukan, wala po silang ibang choice kundi mag itlog po sa ating ginawa po na paitlogan dito sa gilid po. So tingnan pa po natin dito sa kabila kung may mga nag-itlog pa na mga manok. So may nagsabi kasi sa atin na gagawa, ikulong. So hindi ko na lang po ginawa yan. Malaking chance pag ganito ay hindi po mapipisa pag nasobrahan po ng babad po sa init. Mayroon pa ditong mga nagtatago pa siguro. Mahilig kasi sa damo yung ating mga alaga, Katambayan, na mangitlog. Gagawa ng paitlogan. Ang gaya po niya, no? Nakapwisto talaga. At doon, wala na po ditong bumalik. Nasira kasi. Ano? Okay, so paano po yung mga puno dito ng saging ay nakakatulong pa rin po sa pagpapalamig po ng area. Madami pa talagang damo kasi ano pa rin, umuulan pa rin kahit summer. Nakaka-relax pa rin yung ating mga alaga kasi may mga puno pa po natitira, malamig pa po. Karaniwan dito sila nagbababa o nagre-relax yung ating mga alaga. Dami na rin bunga na ano, almonsito. Almonsito ni paring Dundun Wiljon. Oh, may isa doon, no? Babad na naman sa init. Ay nako, sana mapisa pa ito. Relax na relax yung mga manok. Malamig talaga dito sa ginawa po nating pabahay. Lalagyan pa po natin yan ng ano dyan, no? Dahon ng niyog. Lalagyan natin dyan. Ipapasok po natin para gawing parang kisame. Para talagang hindi po mainit at mag-relax yung ating mga alaga po dito. Yan, Katambayan. Umulan na naman po ng bigla. Ayan, wala tayong magagawa pag panahon talaga yung magdikta. Ayan, ating mga manok, pataguin, pasilungin po natin dito. Ayan. Ano lang po, walang kasiguduhan talaga pag mainit pag aga, pero biglang ulan. So, normal po ngayon yan sa panahon namin dito sa Jensen. Manok natin kahit paano nakaka-relax po sa ating ginawang pabahay at mamaya na siguro tayong pagkain pag naging okay yung panahon. Doon sa kabila, parang mainit doon, pero dito biglang umulan na naman. So relax-relax lang kayo, mga manok, kaya kayo napapaulan para matibay po tayo sa sakit. Isa na naman po, magandang araw po sa ating lahat, Katambayan. May isa po tayong kaibigan po na nagtanong kung bakit hindi na po tayo nag-alaga po ng mga native chicken. Una po sa lahat, Katambayan, hindi na po talaga ako mag-alaga po ng native chicken kasi nga yung gastos po kasi natin ay same lang po sa gastos po na ating mga heritage chickens. Pero yung kita, napakalayo po. Hindi ko naman sa sinasaraan yung mga nag-alaga po ng native chicken. Ang akin lang po ay doon po ako sa mas malaki yung kita. Sa karni naman po, hindi po talaga matatalo yung karni po ng native chicken. Pero pag yung ating mga native chickens po ay gagawin po nating pang karni,
At kung halimbawa ay i-range po natin, yung kanyang lasa po ay magkasing halimtulad na rin po ng Anitib Chicken. At yun nga, nakita nyo po na kumain po talaga tayo, nagluto po tayo. Kinuhaan po natin ng isang ngilty chickens po yung ating manok. At masasabi ko po talaga na masarap din po talaga. Kung i-rate po natin, nasa 7 or 8 siguro, ikumpara mo sa Anitib Chicken. Yung sa sisiyo kasi napakalayo din po ng Agwat po sa Kitaan. Wala po naghanap po sa atin ng mga native chicken. At okay lang naman sana kung mag-native po tayo, kung malaki yung ating area, kasi ma-rearrange po natin, papakawalan po natin, makakain po ng mga damo, insekto, at makakatipid po talaga tayo. Pero kung yung ating mga native chicken po ay nakakulong lang po, gaya po ng setup po natin sa kabilang manukan po natin, ay talagang mahirapan po tayo na kumita po ng mas malaki. Ang karne lang po kasi yung kanyang market, at walang sasisiw at wala din po sa itlog. Kumpara po sa heritage chickens na meron po tayo ngayon, ay kahit saan po, mapa RTL, laying, itlog at saka sisiw, ay mabenta po kumpara po sa native. At yun nga, kung karne naman po, pwede din naman po tayo mag-volume po. Nagawa ko rin po yan dati, at yun nga, maganda po talaga, maganda din po yung karne ng Hirti Chickens. Mga nagbebenta po ngayon ng pagkain, mga barbecuehan, halos naman po ngayon ay nag-alaga na rin po ng mga Hirti Chickens. Malaki, mabilis lang po lumaki, so mas malaki yung kita. Saka na lang siguro tayo pag mag-karne, mag-produce ng karne ng ating mga Hirti Chickens, kung ano na po talaga, madami na po. Kumbaga, kung madami na po yung supply, diyan na po babagsak talaga yung presyo. Pero sa ngayon, napakalakas pa po ng Heritage Chickens. At yun nga, ay hindi pa po natin pwedeng gawin na mag per kilo. Dati nag per kilo po tayo, pero binabasihan din po natin yung demand ngayon. Kaya pass muna tayo diyan sa per kilo ng mga Heritage Chickens. At dito po tayo sa per head. Yun nga, hindi ko po dinidiscourage po yung mga nag-alaga po ng native chicken. So, akin na po, opinion ko lang po ito. Sinagot ko lang po yung katanungan po ng ating kaibigan na kung bakit hindi na po tayo nag-aalaga. So, yun, mag-aalaga siguro tayo pagdating ng araw. Pero sa ngayon, Heritage Chickens po yung focus po natin. Kasi dito tayo kumikita po ng malaki. At sa mga mag-aalaga ng manok, doon po tayo sa demand po ng manok ngayon. Kung ako ang tatanungin na malulugi po tayo sa pag-aalaga po ng native. Kung yung ipapakain na po natin ay puro feeds, wala po tayong alternative, o nagdidepende lang po tayo sa bibilhin po natin, malulugi po kayo sa native chicken. So ano lang po, warning lang din po sa mga gusto mag-alaga ng native chicken na mag-umpisa. So dito na po tayo sa demand, gaya po nga ng ating mga alaga ngayon. So talagang hindi po kayo masisiruan. Yan na po yung mga ganapan ngayong araw, at sana po ay manapuan naman po tayong konting idea. Sa mga nanonood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napanahan ngayon, sana po ay consider niyo po na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like po yung ating Facebook page Manok Tambayan. Nag-upload na din po tayo doon, malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si North Cotabato Native Chicken Channel, Imong Tian Tian from Iloilo, Tigbuwan, Lucas Mini Farm. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye!